Okay, hello po sa ating lahat mga kaibigan. So may content po tayo ngayon sa about pa rin tayo sa audio. Pero this time po hindi po tayo really ano sa amplifier. So pero yung gagawin po natin ay related pa rin siya at magagamit sa amplifier. So ang gagawin po natin ay audio operated exhaust fan. So halimbawa lang po ay meron tayong fan na gagamitin. Halimbawa ito. Kadalasan po kasi sa amplifier, kadalasan pag power on mo, umiikot na po kaagad yung exhaust fan. Lalo na yung nakatutok sa heatsink. So pwede rin po natin gawin na pag volume natin, depende sa magiging volume natin, yun din yung magiging lakas ng ikot ng exhaust fan natin. So meaning, pag na-reach na lang yung requirement na lakas, saka lang po iikot yung fan natin. So ano po yung mga kailangan natin na piyesa para makagawa tayo ng audio operated exhaust fan. So ito pong gagawin natin sa ngayon ay sarili kong design at hindi ko kinopya sa iba. Pero iwan ko lang, baka may nakagawa na rin. Pero may makikita ka nito sa ibang amplifier, lalo na sa mga digital component. Gaya ng yung mga component dati, Sharp, Sony. Sa integrated circuit naman, gumagamit nito yung AB735. Pero yung ginagamit po sa AB735 amplifier na Sakura, gumagamit po doon ng tatlong transistor. So yung circuit po na gagawin natin ay sarili kong gawa-gawa lang. At itry nyo rin na gawin para magamit nyo rin, mapakinabangan. Pinasimple ko po yung circuit. So, kadalasan po nakikita natin ay gumagamit lang ng tatlong transistor. So, sa akin po, sa ginawa ko ngayon ay gagamit tayo ng INI NPN transistor. So, pwedeng ganito lang kalaki or mas ganito pwede rin. So, depende sa gusto niyo yung transistor, basta NPN. So, ano mga kailangan natin? So, kailangan NPN transistor, opto oscillator or autocoupler. Ayan. Apat po yung paan ito. Magamit din po tayo ng Zener diode. Ayan. So, resistor po na 5K. Ayan. So, gagamit din po tayo ng electrolytic. So, sa ganitong piyesa lang ito. Ilang piyesa lang ito kailangan natin. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Sa 7 piyesa lang po makakagawa na tayo ng audio operated exhaust fan for power amplifier or INI integrated amplifier. So una po, so dapat alam na natin yung optocoupler. So pin number 1, kung saan yung may dot 1 and 2, 3 and 4, ganun na naman yan. So, sa mga baguhan at basic, so ang pagtitest po nito ay parang diode lang at kabilaan naman ay resistance na diode. Pero mayroon ding actual na pagtitest nito para ma-sure na buo talaga. So, ito ay didemo ko muna paano ititest yung good. So, pinaka-best po nito para ma-sure nyo na good dito. Marami kasi nalilito dito. Pero basic lang po ito. So gagawin niyo lang po, mag-set kayo sa analog tester. I-set niyo po sa times 100 or times 1K.
Okay, so times 100. Ayan. So kung ano po, mailagay niyo po sa ano, katapat ng pin number 1. So yun po yung pin number 4 niya. Ilagay niyo po yung negative. Disprove. Ayan. Yung positive naman ay ilalagay natin dito sa pin number 3. Ayan. So mapapansin niyo, walang galaw. Yung isang tester po na digital, isisit natin sa diode. Ayan. Ngayon, yung positive ng test probe ng digital, ilalagay po natin sa pin number 1 and 2. So, yung positive sa pin number 1. So, titingnan nyo yung reading, titingnan nyo rin yung galaw ng analog. Ayan. Wait, baliktad pala kabit ko nito. Ayan. So hindi siya gumalaw, babalik ka rin lang natin yung nandito. So ayan, di ata. Ayan, may reading. Kaya yung tester ko yata yung nagloko. Oo nga, nagloko ko nga yung tester ko. Wait lang. Uy, yun nga rin sa'yo. Ay, Diyos mio, ano ba yan? Ah? Ay, nako. Wait lang ha, at isama na lang natin sa vlog ito. Baka hindi marunong maghinang. Hinang na rin yun eh. Hinang na rin natin. Ano ba yan? Disgrasya. Ay, nakyo. Ay, naku, Diyos mio. Lintik naman talaga. Papagbigyan nyo na ako. Eh, makakalimutin na rin eh. Makakalimutin na sa bombastic eh. Ano ba yan? Yan, hindi na marunong pumasok. Walang practice. Okay, nainang na. Ayan. Uy, may init-init pa. Okay, balik tayo sa topic. So, pag mag-detest po tayo ng autocoupler, opto-oscillator, okay. So, isit lang po sa times 1. Okay. Yung black po ng, consider na lang po natin to, ito black ha. Saan ba yung ano ko? Hindi ko makita kasi. So, consider na lang po natin na black po ito. So, yung black ilalagay sa pin number 4. Tapos, yung positive, yung red, pinaka-red, ilagay sa pin number 3. Ayan. So, makikita niyo yung analog, walang movement ng tester. Ayan. So, yung test probe naman ngayon ng digital, wait lang ha, so para, yan. Hindi dapat nagkadikit yan. Kung makikita niyo yung analog tester, hindi gumalaw, nakasit siya sa, yung test probe nakatusok sa, naka-clip sa 3 and, 4 and 3. So, yung pinaka-black sa 4, yung pinaka-red nasa 3. So, ititest natin yung pin number 1 and 2,
Yan yung posisyon, yung red. Yung red ng test probe ng digital dito sa pin number 1. Yan. Yan. Kung makikita niyo yung analog, gumagalaw, may ano siya, naglo-low resistance siya. Yan. So, pagbaliktarin natin itong test probe, so, wala siyang galaw, walang movement. So, meaning po, basic, pinaka-basic natin. So, once na may pumasok po na 3 volts dito sa, may pumasok po na voltage dito sa 1 and 2 ng opto oscillator, maglo-low resistance po yung ano natin, yung 3 and 4 na pin. So, pwede po natin gamitin siyang trigger, pang-trigger na hindi na didistorbo yung ano natin, input circuit. So, separate po. So, kung dito yung triggering ano natin, control ano natin, ito yung pinaka-triggering natin. So, i-apply natin siya ngayon sa circuit na gagawin natin, ang audio-operated exhaust fan for amplifier. So, meaning, ito yung gagawin natin input. So, ito yung mag-trigger sa transistor natin. So, ganun lang ka-basic yung gagawin natin. So, dahil pag nagkaroon ng input voltage sa, input voltage sa 3 and 4, sa pin number 3 and 4, ayan, magkakaroon po ng continuity yung ano natin, yung pin number 4 at 3. So, magagamit natin siya for triggering. So, i-apply na po natin. Okay. So, kailangan po natin ng transistor para pinaka-regulator at ano na rin natin, drive transistor siya ng pan. So, alam naman natin, BCE. Pag nakaharap sa atin yung transistor ay BCE. BCE. So, okay, apply natin dito sa PCB natin. Ayan. So, ayan po, may nakakabit na po yung ano natin, transistor sa pinaka-circuit natin. So, i-coconnect po natin yung opto oscillator natin. Okay? So, collector to base po tayo. Okay. So, yung number 3, number 4 ay collector, yung number 3 ay papuntang base. So, ayan po. I-angat ko na lang po yung circuit. Yung pin number 1 ang 2, angat na lang natin. Pero wala na akong ano dito, mahinangan. O, pwede naman. Lagyan ko na lang. Para mas guwapo siguro. Kailangan ko ng cutter. Okay.
So, na-connect na po natin yung auto-coupler or opto-oscillator natin sa pin number sa collector at yung pin number 4 at yung pin number 3 naman po ay papuntang base. Okay. So, ang magiging kasunod po natin ikakabit ay yung ano natin, electrolytic. So, yung electrolytic po ay kakabit natin sa yung positive sa base. Tapos yung negative naman po ay lang, pantayin ko lang yung paa. So, yung positive po ng capacitor nakakonect sa pin number 3 at pin number 3 ng opto-oscillator at connected din po siya sa base ng transistor natin. Okay. So, kung makikita niya po, ayan na siya. So, ayan. So, yung ano po natin, magamit po tayo ng Zener diode sa pin number 1. At maglalagay pa po tayo ng resistor. Sa pin number sa naka-series lang po sa naglagay din tayo ng resistor naka-series lang din sa diode. Ayan. Maglagay din po tayo ng isa pang resistor papuntang pin number 2. Ayan. So, ayan na po. Nakakonnect na po yung resistor. Mga resistor. Yung isang resistor nakakabit sa Zener papuntang pin number 1. Tapos yung isang resistor, yan. Okay. Ayan. So, pwede na po natin ikabit yung pan. So, bahala na po kayo kung anong pan gagamitin nyo, 12 volts or 24. So, yung pinaka-positive ng pan dito sa emitter. Tapos yung yung negative niya naman po. Okay. Dito po sa negative ng capacitor. So, ayan. Ngayon, yung pinaka-supply po natin.
ito po yung 12 volts natin. Ito po yung supply natin papuntang ilang volts ba ito? Sukatan ko muna. Ito po yung power supply natin na consider lang po natin na pang-supply po natin ito sa pan. So, supposed to be nakadirekta po ito sa pan. So, ilang volts po siya? So, 15 volts po. DC. So, ikabit po natin yung positive sa collector. Ayan. Tapos yung negative po, dito sa negative ng capacitor, ay bali naka-direct din po yan. So, ayan po, hindi po siya umikot. Ayan. Ngayon, para mag-test po natin kung mag-work yung circuit, sa ganyan lang. So, yung tester po natin, isip natin sa diode test. Ayan, naka-diode. Yung positive po, ito sundot ko sa pin number 1 kung magti-trigger ba siya at kaya bang paikutin yung pan. Okay. What happened? Oh, mali pala yung kabit ko ng negative. Okay. Hindi talaga mag-on kasi mali yung kabit ko ng negative. Okay, only wait. Okay. Labo na talaga yung mata ko. Ayan. So, try natin ulit. So, ibalik ko lang. So, hindi po siya umikot, makikita nyo. So, i-trigger ko po yung ano natin. Iti-trigger ko po siya ng tester, na naka-diode test po, yung rens. So, trigger ko po yung pin number 1 and 2. Ayun, may nakalimutan pala akong ilagay. Nakalimutan ko pala ilagay yung resistor. Yung resistor po na nakakabit sa emitter to ground. Base to ground po pala. Try po natin trigger. Yan. Kung makikita niyo po, medyo may ano na po. Try po natin ipan-trigger itong analog tester kasi mas malakas po yung voltage na lumalabas nito. Halos 3 volts po ito. So, try po natin isundot yung negative, yung pinaka-positive, yung black sa pin number 1. Ayan po, umiikot po. Yan. So, try po natin na sundutan siya ngayon ng audio input galing sa speaker. So, magbo-volume po tayo. So, ito po yung papuntang amplifier. So,
pa yung speaker natin. Try lang natin kung tumutunog. So, try natin na i-connect siya dito. Ayan po, kung makikita niya, umiikot po yung pan. So, subukan po natin hinaan yung volume. So, ayan, namamatay rin po siya. So, kung mahina lang yung tugtog, parang nag-iisip pa siya kung iikot siya o hindi. So, habang nilalakasan natin, mas lumalakas po yung tugtog. Tugtog yung ikot. So, ganyan lang po kasimple gumawa ng audio operated exhaust fan. So, mas the best po siya gamitin kaysa tatlong transistor na mas marami po pong piyesa yan. Ito napakasimple lang. So, ganun lang po kadali at para makagawa tayo ng exhaust audio operated exhaust fan. So ganun lang at so pwede rin po siyang gamitin sa mga, sa ibang application. Kung gusto mo ilaw naman habang tumutugtog ilaw ang i-drive niya, pwede rin. So ito po ay sariling design, sarili kong pinag-isipan at napanaginipan ko lang itong ganitong circuit. At sinubukan ko lang i-actual kung gagalaw. At gagana ba siya? Okay, so yun lang at maraming salamat sa inyong pag-review. Oh,